Perwisyo at pinsala ang dala ng kaliwat kanang baha sa norte na dala ng masamang panahon. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa gitna ng malakas na buhos na ulan, biglang gumuho ang bahaging yan ng bundok sa barangay Luwakan, Apugan sa Baguio City. Kasabay ng tubig, ang pagregasa ng lupa at putik na pumasok sa mga bahay. Nung nag-warning sila, ang ginawa lang namin tumakbo. Wala na kaming naisip na ayusin na gamit. Pero at least nung parang humupuan naman, bumalik kami, yung mga pwedeng isalvage pa, tinanas na namin yung mga essentials, yun po yung kinuha namin. Wala namang nasaktan o nasawi sa pagguho. Ayon sa mga residente, sunod-sunod na ang landslide sa kanilang lugar. Nitong Agosto nga lang, tatlong beses na nagkaroon ng pagguho. Slope protection sa taas, bumaba. Yun ang unang-unang slide dito. Kaya makapal yung slide dito. Kaya nag-request kami ng loader sa City Engineering's office para maklear yung kalsada nito. Bukod sa mga landslide, problema rin ng mga residente at motorista ang baha dahil sa baradong drainage. Kaya't kundi lupa o putik, tubig naman ang pumapasok sa bahay ng mga residente. Mag-level dito yung tubig sa lakas ng ulan. Yan, hanggang doon yun, sir. Yung tubig galing doon. Siyempre, pag dumaan yung sasakyan, parang naaalon siya. Ayun, pasok doon. Siyempre, mahirap kasi pagkaganyang malakas yung tubig, may posibilidad sa baba niyan magkakaroon ng landslide kasi siyempre naiipon yung tubig. Dahil sa sunod-sunod na landslide, plano ng lokal na barangay District Engineering Office na magtayo ng slope protection sa bundok. Pagdating naman sa problema sa baha, ang sabi ng barangay, susubukan nilang tanggalin ng bara sa mga drainage. Sa Ilocos Norte naman, inabot ng baha ang mga fish pond na ito na dulot ng matinding pag-ulan. Dahil dyan, inanod ang mga inaalagang tilapia fingerlings. Walang natira sa mahigit 150,000 fingerlings na inaalagaan sa fish pond. Ayon sa Provincial Agriculture Office ng Ilocos Norte, umapaw ang tubig sa mga ilog at creek kaya naman dumiretsyong rumaragas ang tubig sa kanilang fish farm. Ang mga isdang ito pa naman ang ipinamimigay ng libre sa mga mangingisda. Wala po ba kayo na save? Meron naman kasi before na lumubog yung mga tangke, meron kaming nakuha kaya lang masyadong maliliit pa yung mga fry kaya hindi naman nakuha sa net. 18 barangay naman sa Paway ang binaha, kabilang dyan ang bahay na ito na hanggang tuhod ng tubig. Nasira na rin ang mga palayan at mga makinang ginagamit nila sa pagsasaka. Napapaiyak na lang tuloy ang ilang residente sa kanilang sinapit. Ngayon lang nangyari ang panahon na ito na nababaha kami. Noon nababaha pa rin kami, pero hanggang lang sa salas namin. Ngayon hanggang sa taas na. Ang dasal ko, patawarin kami ng Panginoon at sa katulungan kami, bigyan ng lakas. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na ulan, bumigay na rin ang mga dike na nagpoprotekta sa mga barangay mula sa pag-apo ng tubig. Ang problema, hindi pa rin nila masimulang ayusin ang mga ito dahil sa paparating pang bagyong Hana. Kaya maglalagay muna sila ng mga sandbags sa gilid ng mga ilog. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.